celebrate, it's NACS UMC Anniversary Month! At ang theme o topic po natin sa month na ito, From Generation to Generation, A Legacy of Faith, Resilience, and Revival. Samahan niyo po ako muli sa maikling sandali ng ating devotion upang ang ating araw ay gumanda, ang ating buhay ay sumaya. Dahil sa Jesus ay ating kasama, I'm Jacona Sharon, your devotional leader for today. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa na kong sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa na ang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, sa harap ng banal mong trono. Kabananan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sumasamo tulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa iyo. Banalan mo, biyaya, kawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa iyo ay nakakalala.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Footprints of Faith, ang lesson topic na nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Mula sa Awit chapter 78 verses 4 to 8, ganito po ang sinasabi. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niya ay dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nununo dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yung utos, ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang mga talatang ito po sa aklat ng awit ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa mga susunod na henerasyon. Kung paano ang mga naunang mananampalataya ay patuloy na nire-recall o inaalala ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, na noon ang mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos ay tumalikod sa Kanya, kaya't nakaranas sila ng paghatol at sa kabila ng kanilang pagtalikod at mga kasalanan, hindi pa rin naman sila natiis ng Panginoon ng Diyos. Tinupad niya ang pangakong sila ay iingatan at pagtatagumpayin. Naranasan nila ang awa, ang habag at ang biyaya ng Diyos. Kaya dito po sa verse na ating binasa, ang bili ng salmista, isaysay, sabihin, ikwento sa mga anak kung paan sa mga apo at ang mga susunod pang lahi, ang mga kahanga-hanga at kabutihang ginawa ng Diyos na naranasan ng kanilang mga naunang ninuno. Ang mga utos at aral ng Diyos ay dapat nilang sundin dahil sangayon sa karanasan ng kanilang mga ninuno, mayroong mabuting dulot ang pagsunod sa utos ng Diyos at mayroong consequence naman ang pagtalikod sa Diyos. Ang mga kwento at kasaysayan ay mayroong pong kapangyarihan. Kapangyarihan palakasin ang ating paniniwala. Ito ay may malaking impluensya kung anong meron tayo ngayon. Bakit nga ba tayo naging Kristiyano ngayon? Dahil may mga naunang mananampalataya na nagpahayag, nagkwento ng tungkol kay Hesukristo na namatay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang aral ng pananampalataya na kanilang itinuro at ating tinanggap ay tungkulin din nating ipasa sa susunod pang mga henerasyon. Sa patuloy po nating pagsunod sa Panginoon bilang kanyang mga alagad, tayo din naman ay merong mga kwento o karanasan ng kabutihan at pagpapalang tinanggap mula sa Diyos. Naranasan natin ang kanyang katapatan kahit hindi tayo tapat. Naranasan natin ang kanyang kapatawaran kahit marami tayong kasalanan at pagkukulang na nagawa. Mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Kaya naman kapatid, mahalaga ang kwento mo. Your stories matter. Yan ay buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos. May mga pagkakataong ginagamit po ni Lord ang ating mga personal testimonies para i-bless ang ibang tao. Dahil sa kwento ng buhay mo, na nai-share, nai-encourage at nai-inspire, nabibless ang ibang mga taong nakarinig nito. Mayroon tayong mga worship services na kung saan malaya tayong nakakapagbahagi ng ating mga testimony. Huwag po nating i-miss ang mga ganong opportunity. Bilang mga magulang at mga nakakatanda, ikwento natin sa ating mga anak ang kabutihan ng Diyos at ikwento natin ang kwento ng aklat ni Lolo, sabi nga ng isang awiting pambata. Ang Knox UMC po sa kanyang 126 years of existence, naniniwala po ako marami ng kwento ng maraming tao na napagpala at nakakilala sa Diyos dahil sa simbahang ito. At ang lahat ng iyon ay mayroong magandang kwento. Muli nating balikan ang kwento ng pananampalataya, ang footprints of faith ng ating simbahan, ng ating pamilya, ng ating mga ninuno. Sigurado ako,
may kwenta ang mga kwento nila. Kaya ikaw kapatid, anong kwento ng pananampalataya ang naranasan mo? Ini-encourage ko po ang lahat to share and tell your stories about the goodness and faithfulness of God. Gamitin natin yung social media. Ngayong laganap ang mga fake news at mga kwento na wala namang kwenta, tayo naman ang magkwento ng may kwenta. Magkwento ng mga kahangang-hangang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan ay hindi nagbabago. Dumaan man ang maraming henerasyon, Panginoon, ang katapatan mo ay lagi na po namin nararanasan. Maraming salamat, Panginoon. Kinikilala po namin ang pananampalataya ng aming mga ninuno, ng aming mga magulang, Panginoon, na kung hindi dahil sa kanila pagbabahagi, pag-share, hindi rin namin maririnig ang mabuting balitang galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa maraming taong ginagamit mo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga church, sa NAX at iba't iba pang iglesia na kung saan ang bawat kwento ng pananampalataya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at encouragement sa bawat isang mananampalataya. Lord, sa buhay pananampalataya, hindi laging masaya, hindi laging okay. Bagkos, Panginoon, sa kabila ng mga ups and downs na nararanasan namin, lahat ng ito ay ginagamit mo upang mas maging matatag pa kami sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa mga mayamang karanasan ng aming pananampalataya. Maraming salamat sa mga pagkakataon. Kami po ay nagkakamali, pero lagi kang naandyan para kami ituwid. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng mga kabutihan na iyong ginawa, ang mga kahangang-hangang ginawa mo, Panginoon, sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang, at siya rin patuloy naming nararanasan sa panahon ngayon. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na dakila at tapat noon, ngayon, at magpakailanman. At ang dalangin po namin, lagi mong pong matunghayan ang aming mga buhay na karapat dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Nawa sa aming mga salita, sa aming mga gawa, maging sa aming mga iniisip, lagi po kaming makapagbigay kapurihan sa iyo. Ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. Ganon din, Panginoon, sa oras na ito, kasabay ko pong dumadalangin ang mga kapatid. Meron po silang mga personal na kahilingan, kagalingan, provision, guidance, and wisdom, Panginoon. Ipagkaloob mo po ito sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Itinatalaga po namin at itinataas sa iyo ang araw na ito. Ang lahat ng aming gagawin, ikaw nawa ang aming mapapurihan, mabibigyan nawa namin ng ngiti ang iyong mga labi. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-faith, sa inyong pagsama sa akin, sa amin, sa araw na ito. Nawa patuloy po kami nakapagdulot sa inyo ng kalakasan espiritual. Kaya naman, kung kayo po ay na-bless, maaari nyo pong i-share ang video na ito upang marami pang mga kapatid natin ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. See you again next Tuesday and every day. And don't forget, every gising is a blessing. Bye!